Yun guys, isa naman po magandang araw po sa lahat. At guys, i-rewind ko lang yung last video ko, yung pag-upload ko sa paggawa ng bomba. So, rewind ito guys para ipakita ko din sa mga hindi pa nakapanood yung paggawa. Rewind at mabilisan lang ito kasi naparood na rin ito at na-upload na rin sa akin na nakalipas na video. So, yan. Okay, so guys, sa mga bago ko pa lang pong nanonood na aking channel, please stay tuned lang po kayo sa aking mga video kasi ako rin po guys sa inyo ay nanonood. Basta abangan nyo lang po yung mga comment ko at yun po guys ay nakapanood na rin po ako sa inyo. At guys, yung ating papalang video ngayon ay yung pagtatanim ng panibagong punla. Pechay. So, nakaraan, na-harvest na po yung pechay at sa ngayon guys, papakita ko po sa inyo yung panibagong pagpupunla ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanya mag-video siya kasi para meron na akong ma-share at ma-upload ngayong araw na ito. So, yan. Yan pala guys dati ay yan yung part na naharvestan ng pechay. At ito ay muling kinultivate ng kapatid ko para sa panibagong pagpupunla. Sabi kasi ng kapatid ko, kapag naharvest na at magpupunla, hindi basta-basta lang na magtatayim agad para sa panibago, kailangan siyang alisin yung mga nasa ilalim ng lupa, syempre yung mga roots na naiwan para hindi mag-agawan sa mga nutrients ng panibagong itatanim kung sakaling ito na ilalaki. So yan, inisa-isa ng kapatid ko yung mga excess na roots na natira sa ilalim ng lupa. Yan, pinakita niya. So sabi niya, kasi itong kapatid ko guys, hindi lamang sa pag-aalaga ng baboy ay siya nakafocus kasi sabi ko habang may bakanting lupa sa paligid ay at nabanggit ko din na yung gamitin niyang pataba yung mga dumi ng baboy na itinatapon kasi after a month nagukay siya ng lupa para itamak yung dumi. Sabi ko hukayin at ilagay bilang pataba sa mga gulay na itatanim. So yan, yan yung ginawa niya. Nakakabukod na rin siya ng gagawing pataba at ihahalo dyan mamaya. So yan, natapos niya na napilian ng mga bugat, yung mga natirang mga roots sa aming lupa. So ginamitan niya ng kalaykay para ma-play yung lupa at softness siya para kapag nagtanim po ng panibagong buto ng pechay ay maganda yung pagkakatubo at okay siya guys. So yan, parang sinusuyod. Kailangan maging maganda ang lupa para sa pagtatanim eh okay din yung para maging maganda po yung tutubo ng pechay. So yan. So yan lang guys, sa mga mahilig yan magtanim, mag-garden lang po kayo. Mag-garden lang po tayo. Sapagkat sabi nga eh kapag may itinanim, mayroong angin. Yan. Yan yung makasabihan po ng mga tanda. So yan, may mga excess pa na nakuha, yung mga kalaygay, nalis pa. Para okay sa alright. So yan yung mga sobrang mga damo. Yan. At yun, okay na to. Medyo naayos na yung pagtataniman ng plat ng pechay. So yan, binasa na siya ng tubig guys. Yan pala guys yung ginamit dyan ay yung tayong bomba. At yan, nilagyan na rin siya ng jetmatic at hose. At nagamit na siya kasi sobrang init guys. Sa probinsya, napakainit. Eh, yan eh, sa tabi pa ng bukid. So, napakinabangan na rin yung nakaraan na itinanim na itanim yung bomba. So, yan, nagamit na. Pwede na para sa panibagong crop or pagtatanim ng pechay. So, yan, binasa muna.
para ma-absorb yung cultivation ng lupa. Siyempre kapag magtatanim yung mga anong panibago, basahin mo yung lupa para okay siya. So yan, dinasan. So makakatulong na ito guys, para yung nilagay nating seeds, ma-absorb niya na yung tubig para magsimula na siyang lumaki kapag pinabangan natin po natin yung diplomatic pump. So, okay. Ito na guys, yung pechay beans. Atin na po siyang sumulang itanim. Let's go! Teka guys, pechay ba ito? Parang hindi naman ito pechay. Mali naman yata yung ipasa sa akin ng video. Kapatid ko, sabi ko, pechay yung itatanim. Hindi kayo nakatulog yun? Yun! At sabi ko, nakita ko sa video, parang hindi naman ito pechay. Sabi ko, saluyot nga ito. Nasaan na kaya yung ano, yung video ng pechay? Sabi niya magpahal siya. So guys, nasaan na kaya yung video? Tingnan natin ulit. Yan! Ito siya guys, ito pala yung kunda ng pechay na itatanim. Yan, ganyan lang siya guys, ibud-bud-bud-bud lang para lang tayong naglalaro sa pagtatanim ng pechay. Ikakata na siya, natin siya ng ganyan sa ibabaw ng lupa. So, yan. Ganun lang, simple lang. At nakakatuwa, siguro kung ako yun nandiyan eh, talagang manilibang ako sa pagtatanim guys, kasi ako mahilig ako sa mga yung nagbakasyon nga ako sa Pilipinas dati, isang buwan na halos na kulong lang din ako at nagtatanim ako sa likod ng bahay ng talbos ng kamote. At bago ako bumalik, nakaulam na ako at malalaki na yung tinanim ko dati. Yun guys, ito na, ispread lang natin yung beans. Yan yung buto ng pechay, ganyan lang siya. Okay, yung mga mahilig dyan magtanim, magtanim tayo. Ganito lang, simple lang. Sapagkat pagdating po ng araw sa paghihintay natin at sa pag-upo-upo meron na tayong mauulam, meron tayong magugulay, pwede pa rin natin maibenta yung mga tatanim nating mga gulay kung ano may nais natin guys. So yan, ganyan lang siya. Okay. Yun guys, marami pong salamat sa nandyan pa rin at nanonood po ng aking mga video sa aking YouTube guys. Marami pong salamat. I appreciated sa lahat po ng aking mga subscribers, sa mga silent viewers. Thank you po sa lahat sa panonood ng aking mga video. At ako rin guys sa inyo, huwag po kayo mag-alaala. Kahit maliit man po ako ng panonood sa mga comment at reply ko sa inyo, sigurado naman guys na babalik ako kahit na ano mangyari, okay? Basta stay connected lang po tayo palagi at supportahan po sa ating mga video, sa ating mga channel. So, yun guys, after all beans spread, so lahat na ikalat na siya. At yan na, magsisimula na siyang lagyan, patungan ng na-cultivate na lupa na may halong bataba. Yan, ganyan. Ano siya guys? Cover balance with iti ng pigs. So, yan. Yun guys, at double purpose din po yung alaga kong baboy, alaga ng kapatid kong baboy. Napakinabangan yung dumi ng baboy kasi guys, feeds din yun. Talagang malakas yun sa protina, lalo na sa mga tanim. Kaya yung dumi ng baboy ay naihalo din po bilang pataba sa lupa, o yung tinatawag na pwede din po guys abono. At makakalis po sa gastos kasi konti lang yung nilalagay nating abono, sapagkat nalagay na rin po siya ng normal na pataba na galing sa dumi ng baboy guys, at talaga mas maganda rin siya. So yun, at yan, okay, yun lang. Talagang sa
pagtatanim guys, tiyagaan lang. Siyempre, kailangan mamaintay mo din yung paglagay ng lupa sa ibabaw guys. Huwag din masyadong malalim, okay? After 3 days guys, ito na siya, pechay. Yan, after 3 days, shortcut na tayo guys. Ito na yung mga pechay natin na naipon na. Nakikita nyo na po guys yung kanilang paglitaw, yung pagsibo nila. Ito na. At talagang kagandang pagmasdan, yung pinaghirapan nyo. At ito naman guys, makalipas yung 5 araw. Tara guys, tingnan natin. Yan, ito na siya guys. Makalipas yung 5 araw, ganito na po siya kalaki. At talagang isang araw lang guys, pwede na itong ilipat para sa direct pechay guys. No? Mas maganda guys kasi yung ilipas siya kaysa sa direct na pechay. Kaya mas maganda ito, at kusang palit ko ay bukas na bukas, ililipat na rin po siya. So yon, meron pala guys akong pahulaan sa inyo guys. Kung ano yung mga iba pang tanim nandito sa area. Sitaw, talong kalabasa, hulaan nyo guys. So, yan. Guys, hindi lang pala kalabasa, hindi lang pala pechay. Kanina, sa luyot, yung meron po dyan sa bakuran. Meron din pong, yan, eggplants. O yung tinatawag na talong, meron din po dyan guys. Meron din pong talbos ng kamote. Meron din pong okra. Meron pong saging, malunggay, sitaw, kalabasa. Yun po yung mga nandyan po sa area. Pero ito lang muna yung ipinakita ko sa sunod na pong iba. Guys, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Naway na-share po kayo at nagustuhan yung mga video ko na ina-upload sa aking channel. Thank you very much for tuning in guys. Guys, watch nyo po pala yung aking susunod na video, yung Peace Wi-Fi. Kasi napagsundan po namin dati kesa yung sa bahay na mag-load. Nagpakabit pala ako guys ng Peace Wi-Fi para mapakinabangan din po yung mga kapitbahay na gusto mag-laro na parang nilagdag sa bahay namin.